Or Sir Richard Reynoso. Magandang araw po sa inyo lahat. Yes. Boss, welcome sa Letters and Music. Ay, grabe, walang kupas, hindi nagbabago mula sa figura nyo. thank you. Sa tinig nyo na talaga ng mga daming kinikilig pa rin sa atin ngayon. At syempre, maraming napapasabay sa awitin ninyo. Salamat po. Kamusta po ba ang Sir Richard Reynoso ngayon 2018? 2018 has been very, very good to me. Mm-hmm. I am now celebrating my 30th year in the music industry. That's why excited po ako at dahil to mark that milestone in my life. Yes. Ako naman po naglabas ng bagong digitally released compilation of songs. Alam mo, yung mga iba kasi ang ginagawa, they move forward, naghahanap sila ng mga music na iaakma nila sa panahon ngayon. Yes. Magaganap ng mga bagong kanta, minsan tinitemo pa rin, sinasabay nila sa mga tunog na galing sa ibang bansa, mga influences. Ako naman po, I took a few steps backwards, tapos pagbalik ko, move forward, and brought with me beautiful songs mula po sa panahon nung makalumang panahon. And inihain namin siya ng bagong areglo, ginawa ng tatlong magagaling na arrangers. Si Mike Santos, si Monit Silvestre, and Noel Espinida. Wow, at grabe. Naglabas po kami ng Richard Reynoso, Walang Kapantay, the OPM Classics. Wow, grabe. So yun, kasama dyan yung mga, hindi mo na alam to, mga mga kanta nila, Constancio de Guzman. Yan! Oo. Kilala mo si Constancio de Guzman. Oo naman, sir. Alam mo, pag mahilig tayo sa music, binapakinggan natin yan. At saka syempre, yan ay laman ng mga video kay si yung mga Levy, kanta. Si Levy, yan. Oo, idol natin yung mga yan. Oo, kasabay yan nila, Richard Fox. Yan! Joke lang. Pero sir, ito yung mga kanta nila. Maaalala mo kaya, ikaw, minamahal, sinasamba, buhat, dahil sa'yo. Ayan, mga classic tracks walang yan. Walang Kapantay. So, we ginayos ano namin yan, sir, ito. Nire-arreglo nyo? Nire-arrange siya ito. Wow. Ibang klase. Ginawa namin samba, ginawa namin jazz, ginawa namin ibang blues. Total, nabanggit niya, sir, 30th, tama po ba? 30th anniversary ang siyempre sa music industry ninyo. Kamusta po ba ang OPM sa inyo ngayon? Well, buhay na buhay siya dahil ang daming ngayon. Like, dati, you only have a few artists kasi mga composers na gumagawa ng mga kanta. Ngayon, because open na rin yung indie music natin, ang dami nila ngayon. Ang dami. Kaya buhay na buhay ang OPM. Yung nga lang, ang problema naman ngayon, naghahanap sila ng lugar na pwede nilang ilabas yung kanilang mga obra. Yes. Masterpieces. Kaya natutuwa kami, you have Pinas FM, you have this one na nagbibigay ng venue para sa aming mga artists. Of course, nakakatawa din sa side po namin dahil hindi po kayo humihinto. Alam nyo, nasa inyo talagang forever, di ba? Nasa music ang forever. Dahil ano po yung key or susi? Bakit hindi tayo tumitigil sa paggawa ng musika? Kasi maraming storya. Ang storya ng Pilipino, talagang malawak yan. Ang dami pang pwedeng sabihin, ang dami pang pwedeng itakel, at ang dami pang pwedeng kwento. Yes. In fact, kaya nga namin ginawa itong Walang Kapantay na CD kasi yung mga lumang kwento noon, akma pa rin sa panahon ngayon. Kaya ginawa namin to. Ikaw, sir, sa dami ng talented na mga musikero sa panahon musiko. Ngayon. Musiko sa panahon ngayon. Kasi sabi dati ni Levy Celerio, yun daw, ang tama daw na term, I think politically correct, is musiko. Musiko. Dahil pagka musikero, ang katapat daw niya, mga palikero, ganun. musiko na lang. Maraming sobrang talented sa panahon ngayon. Sa tingin nyo, sir, sino yung sunod na Richard Reynoso? Susunod? Ako, napakarami. Baka nga mas malampasan pa yung yung mga na achieve ko kung meron man, pero ang dami. Sobrang I cannot dami. Just mention one or two or ano, ang dami sa kanila. Gusto ko rin din malaman, ang dami niyo na rin nagawang music, marami na rin po kayo nakakolab na sa mga kanta. Yes. Ngayon po, sa tingin niyo, sino yung mga napupusuan yung makakolab sa isang awit? Alam mo kasi, parang damit yan eh. Pagka naisuot mo na, tapos yun yung brand na gusto mo, tuloy-tuloy ka na yes. Pagsuot nun, pagbili nun. Ako kasi, I work well with Arnel De Pano. Yan. Siyang gumawa ng awiting Lead Me Lord,
yung kantang Santong Kabayo. Yan. Mm. Hindi yes. masyado gumawa nun eh. Nahuli kita! Hindi. Pinapakinggan ko lang kayo. Hindi, hindi, hindi. Ang totoo nun si itignan ko yung mukha mo, sapul. Hindi, pero ano, maraming artist ngayon na ang sarap-sarap katrabaho. Mm-hmm. Isa na nga si Arnel De Pano, si Junji Marcelo, we have... Stay Junji. Yung mga dati, si... Oh, Stay Junji. Si Tay Junji, sobrang... Oh, tatay tinatawag ko doon eh. Tay. Sobrang idol natin. Si Benny Saturno, nandiyan pa rin naman. Sir Benny. Mga alamat. Maraming Boy Christopher. Marami dyan. Ngayon, dahil nagkakasama kaming apat ni OPM Hitmen, si Rani Raymundo ngayon na gumagawa ng mga kanta namin. Kami nila Chad, nila Renz Verano. Yan. So ayun, ang dami pwede makatrabaho. Sarap. Gusto ko lang mag-share kayo, sir. Ano yung pinaka memorable sa inyo? Sa dami ng pinag-showan nyo, out of the country man yan, dito man sa Pilipinas, ano yung hindi nyo malilimutang gig or concert show nyo na nangyari? Ah, well, I did one. Good question. Hmm. Yung pinakaunang first major concert na ginawa ko, na first major concert ko nung kaputukan nung pumutok yung Hindi Ko Kaya, my very first hit ni Aaron Paul. Ang pinakamagandang nangyari sa akin doon, naimbita ko para mag-concert sa isang malaking venue. Yes. Sa Isabela. Mm-hmm. Ngayon, ang sabi sa akin, noong una, sinabihan ako, kakanta lang daw ako ng tatlo. Okay po. So, umaga-umaga, first flight out, yun ang sinakyan namin. Mm-hmm. Antok-antok pa kami noon. Tapos, pagdating namin doon sa venue, nakita ko, laki-laki ng karatula nakalagay doon. Richard Reynoso, live in concert. Nagising ako bigla eh. Oh, nagising ako. Tapos biglang pagdating doon sa hotel, may press conference ako bigla. Wow. Oh, breakfast. Breakfast. Ang aga gumising ng mga tao doon. Sa Santiago, Isabela. Andun sila, tapos lahat sila, isa lang ang tanong, ano makakantahin mo mamaya? Sabi ko, nasa set, kumbaga nasa mindset niya, tatlo lang. Mamaya na lang natin pag-usapan. But the show turned out well. In fact, I think the show lasted for 2.5 hours. Wow. Minus one lang yun, ha? Mga kaset lang yun. Oh, wow, grabe. Alam mo pa kung ano yung kaset, no? Opo, actually, nakapag-release pa. Ano ang koneksyon ng kaset at saka ng ballpen? Yan pang rewind. Yan ay pang rewind. Kasi po, kung hindi nyo natatanong, naabutan ko ba yung kaset dahil nakapag-release pa ako ng album na kaset? Kaset? Oo, yun yung mga last wave na. Kaya medyo nangyari na sa akin yan dati, ako na yata yung nasa aking huling leg, yung vinyl. So nakapag-vinyl pa ako yung una. Oh, vinyl ba? Vinyl. Yun, nakapag-plaka pa ako noon. One time, yung pinakaunang album ko, which was way back when, 97. I'm sorry? Ha? Ano pong, anong... Noon? Basta, so, doon. Noong pa yun, ha? So, yun, naglabas ako noon. Tapos sumunod noon, puro kaset na, tapos CDs na. Yun. Ito naman, sir, pag-usapan natin yung bago niyong kanta. Ayun. Ngayong 2018. Itong 2018. Paano nabuo itong kanta niyo? Kasi, alam mo, nung napansin ko, nung dati, pumasok si Michael Bublé, na ang daming gustong mag-Michael Bublé. Ang dami dahil, pero mga lumang kanta lang naman yung kinakanta niya. Tapos binareglo ng bago, ginawang jazz, ginawang ano. Tapos inilabas, nag-click. Nag-hit. Nag-hit. And then every Filipino would love to sing a Michael Bublé. Totoo yan. So, sinabi ko, bakit hindi bumalik tayo, tignan natin yung mga dati, mga kundiman, na hindi naman mapakalalim masyado ng mga kanta. Tignan natin kung if we bring it here, sa panahon ngayon, and treat it the way na ginawa ni Michael Bublé na nagbinago niya yung areglo lang. Magkakaroon kaya ng same impact. So ito po, nilabas namin ngayon at for everybody's enjoyment. Mm. And you can get it online. Yan. Yang Walang Kapantay, the OPM Classics. Walang Kapantay. Download na po. Yan. Downloadable. Wala siyang physical CD na ano. Maglalabas kami kung magkakaroon po ng magandang pagtanggap. Yan. Itong digital release na ito. Marahil pagka naglabas kami ng CD, ang maganda nito, suggestion nga, makapaglabas din kami ng minus one para makanta rin ng mga tao. Oo. So, at ayun na nga!
Walang kapantay, ito lalabanggit na yung walang kapantay. Hindi ko na kayo mapag-aantay. Ito, gusto ko, sinabi ko nga eh, kung nakagawa dati, yung, ito yata yung paminsan-minsan noong unang panahon. Dahil pareho-pareho lang ang theme. Yes. Mukhang nag-reincarnate lang si Aaron Paul at ito na yung kaya naman, gawa ni Eddie Sangka. Kaya naman, na nag-iisa walang katulad si Sir Richard Reynoso. Sir, grabe no, walang kupas yung tinig nyo. Paano nyo na-maintain yung ganyang boses? Sa dami ng pinagdaanan ng boses nyo. Paano pa yun? Paano nyo na-maintain? Kung maga parang para ang ganda. Ang daming pinagtaan. Hindi, ibig ko sabihin, ang dami nyo ng pinasayang tao. Ayun. Ang dami nyo ng pinag-showan. Hindi, alam mo, kailangan diba? Lang kasi may exercise dyan. Salamat po sa mga nagturo sa akin back then. Sila Dayan Serrano. Ba't di ako tinuruan nun, sir? Hindi mo na inabutan. Kasi nasa America na eh. Oo. Nag-migrate. Kahapon lang. Sayang, ano? Ano? Ano ba sinasabi ko? Sa, meron akong technique na ina-apply na magandang gawin. Di ba kasi sa banyo, may magandang acoustic sa banyo eh. Pagka ano, maglagay kayo ng cassette doon, tapos doon kayo kumanta. Ah, kanta na lang kanta. Para lagi na hasa. Ang boses, ang lalamunan, muscles yan eh. Kailangan mong, ano, yes. Laging ine-exercise. Yun na nga. Yun, para sa kaya lahat ng mga gustong kumanta at maging singer. And of course, para sa mga kaibigan natin, naghahanap at nais makakuha ng kopya ng kanyang bagong brand yung single. At sir, paano ba ma-avail yung Walang Kapantay? Madali lang yan. Pumunta sila sa iTunes, sa Spotify, sa Deezer, and all other digital platforms. I-type nyo lang po, i-search nyo lang, Walang Kapantay, Richard Reynoso. Lalabas po yung mga kantang yan. Yun. Sa may gilid, meron po yung mga kwan eh. May mga, ano tag mo rito, ano? Sample, di ba? Yeah, no, may mga sample yan. Pwede nyo mapakinggan yung mga awitin na yan bago nyo bilhin. Tama. At I'm sure, magugustuhan po ninyo. Yan, lalo sir, na baka mga nasa ibang bansa na nanonood sa atin na lonely. Yan. Sir, baka meron rin kayo mga upcoming gigs and events at Facebook page. They can follow me sa aking Instagram page at Rich Reynoso or sa FB/Richard Reynoso. Pwede nila silipin yung fanpage na doon po lahat ng mga activities natin. Like nyo na din. Yan, para na updated kayo mismo. Kung hindi man kayo ayaw niyo man kahit i-like niyo lang tapos unlike share na ninyo na. At least maganda lang yun. Kumalat man lang kahit paano. Yes. Sir, baka may gusto rin kayong batingin at pasalamatan mga nice friends kung, mga fans natin. Pasalamatan kayo dito for having me again. The last time I guested here I think was 5 years ago. Wow. Yeah, kasi kasama ko yung tatlong matatanda nun eh. Si OPM hitman. So ngayon ako yung nagbabalik with a brand new music compilation. Yung nga po Walang Kapantay. Kaya ako lang humag-isa. Yung isa sige yung tatlo dong matatanda ay palagi natutulog ngayon. Nagsisiesta dahil alam niyo pag ganitong oras natutulog na maaga yung mga yun. Yan, sir. Again, maraming thank you for gracing the show. Maraming salamat grabe. Din po for having me. Again, sir, maraming salamat. Thank again, you, thank Walang thank Kapantay, you. Supporta natin mga kaibigan. And of course, kung gusto nyo po maging BJ sa Letters and Music, just leave us a message. Yan, sa aming Facebook page. At malay nyo, mapasama na kayo sa Wave 2 ng mga VJ dito sa Letters and Music. Laging maging updated sa mga happenings sa Letters and Music. Just log on to our Facebook page, facebook.com/net25tv. Magpadala kayo ng email sa amin sa lettersandmusic25@gmail.com. And of course, mapapanood nyo din ang mga past episodes at segments ng Letters and Music sa aming YouTube channel. Just subscribe sa aming YouTube channel, youtube.com/net25tv. At mapapanood nyo din po ang iba pang programs ng Net25 via live streaming. Just log on to www.eaglebroadcasting.net/net25tv at sa aming official website www.net25.tv. Grabe, memorize mo lahat. Ganun yun, ano? Yan, sir. Napansin ko, talagang tuloy-tuloy. Parang hindi hingahan binabasa, yan. Talagang memorize mo. Again, maraming salamat, Sir Richard Reynoso. It has been your boy. My name is Ike. I am one with 25. Peace out!